Magandang araw po sa inyong lahat, mga kastorya, mga ka-online. Ako po ang inyong Papa Dudut. Ini-invite kayong lahat na mag-like, share and subscribe. At sana po ay suportahan niyo din po ang aking pang isang channel na pinagkakaabalahan ko po at pinaghihirapan namin, ang Papa Dudut Vlogs. Ang itatype niyo po sa inyong mga cellphone, sa inyong mga YouTube channel ay Papa Dudut Vlogs para mahanap niyo po ito. Ngayong araw na ito sa ating episode, para sa isang ina, napaka-importante ng kaligtasan ng kanyang mga anak. Yung tipong kahit na lamok ay ayaw tayong padapuan ng nanay natin lalo na noong baby pa tayo. Alam kasi ng isang ina na walang kalaban-laban ang isang sanggol kahit pa sa isang maliit na insekto. Wala pang kakayahan ng isang sanggol para ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga nais manakit sa kanya. Ngunit paano nga ba poprotektahan ng isang ina ang kanyang anak kung ang nais manakit sa anak mo ay hindi basta-bastang nilalang? Dear Papa Dudut, good day sa iyo Papa Dudut at pati na rin po sa mga listeners mo sa lahat ng panig ng mundo. Bago po ako dumako sa aking kwento ay gusto ko munang pasalamatan kita dahil ang YouTube channel mo ang naging libangan ko kapag wala akong ginagawa. Imbes na maging marites ako ay nakikinig na lamang ako sa mga kwentong pinapadala sa iyo. Anyway, bago ko ipagpatuloy ang aking sulat ay gusto ko munang magpakilala sa lahat. Ako nga pala si Daisy, isang mabuting ina na may edad na 35. Medyo late na akong nakapag-asawa dahil natagalan bago dumating ang icing sa ibabaw ng cupcake ko. 31 years old ako nang ikinasal ako sa aking mister na si Peter. Ang daming ang nagtaas ng kilay kasi bakit daw ako pinakasalan ni Peter, Papa Dudut. Malamang ako ang nabuntis niya. Joke lang. Totoo na nabuntis niya ako kaya niya ako pinakasalan pero mahal namin ang isa't isa. Nabuo ang aming panganay dahil sa love at hindi sa kung ano-ano. Hindi lang talaga makapaniwala ang marami naming kakilala na ako ang nagustuhan ni Peter dahil sa mahirap, dukha at walang pangarap sa buhay daw ako. Tapos si Peter ay mayaman, stable ang buhay at independent. Grabe sila sa pangaalipusta sa pagkatao ko, Papa Dudut. Well, totoo na mahirap at dukha ako pero yung walang pangarap sa buhay, I don't think so. Anyway, tama na sa mga palabok, Papa Dudut. At baka iba na ang may kwento ko. Baka ang mga marites sa buhay ko ang maging bida sa sulat kong ito kapag patuloy ko silang pinag-usapan sa programa mo. Sa ibang sulat ko na lang sila gigisahin. Ang kwento ko ay tungkol sa isang karanasan sa aking buhay na hindi ko makakalimutan kahit ako ay nabubulok na sa ilalim ng lupa. Responsableng ama at asawa si Peter. Maayos siya makapag-provide. Isa siyang civil engineer at talagang hindi siya nawawala ng project. Sa iba't ibang lugar siya nagkakaroon ng trabaho. Minsan sa malapit, minsan sa malayo. Bihirang mangyari na magkasama kami sa isang straight na linggo. Pero kahit na ganoon ay wala akong pagtatampo sa aking asawa. Alam ko na ginagawa niya yon para mabigyan kami ng magandang buhay, Papa Dudut. Hindi naman sa pagmamayabang. Pero kahit paano ay nakakaluwag kami sa buhay, Papa Dudut. Nakatira kami sa maayos at may kalakihan na bahay. Meron kaming mga sasakyan at kapag may gusto ako ay nabibili ko. Pero syempre hindi ako gastadora. Hindi ko ginagastos sa mga walang kwentang bagay ang perang pinaghihirapan ng aking si Peter. Mag-iisang taon na ang panganay kong si Anna nang malaman kong buntis na naman ako sa pangalawa namin ni Peter. Eto kasing si Peter, grabe ang panggigigil sa akin kapag umuwi sa bahay. Well, wala namang problema kung mabuntis ako kasi plano talaga namin ni Peter na magkaroon ng maraming anak. Isang dosena ang gusto ni Peter. Yun daw ang dahilan kung bakit malaki ang bahay na pinagawa niya at kung bakit nagsisipag siya sa pagtatrabaho. Parehas kaming natuwa ni Peter sa aking pagbubuntis. Kapag may chance, kahit pagod ay
bumibisita si Peter sa aming bahay para masiguro na okay lang ako. Bawat buwan na lumilipas ay nadadagdagan ang paglaki ng aking tiyan. Malaki pa naman ang tiyan ko kapag buntis ako, kaya kahit nasa 6 months pa lamang ang tiyan ko ay para nang nilunok ko ang globe sa MOA. It's a boy pala, Papa Dudut. Sumama sa akin si Peter nang magpa-ultrasound para malaman kung ano ang gender ng aming second baby. Labis ang saya ni Peter sapagkat gusto niya talaga ang lalaki na maging second baby naming dalawa. Grabe, hindi ako makapaniwala na in 3 months ay 4 na tayo dito sa bahay. Asawa ko, ang masayang sabi ni Peter nang makarating kami sa bahay mula sa akin doktor. Ha? Sino yung titira dito sa bahay? Kukuha ka ng kasambahay? Ang nagtataka kong tanong. Yung baby na nasa tiyan mo. Ano ka ba naman, asawa ko? Napapakamot sa ulo na sagot pa ni Peter. Ay, oo nga pala. Manganganak na ako at madadagdagan na tayo ng isa, kaya magiging 4 na tayo. I get it na, tugon ko sa kanya. Pero sa tingin ko ay tama ang sinabi mo. Mukhang dapat ay kumuha na tayo ng kahit na isang kasambahay o yaya, para may katulong ka sa pag-aalaga kay Ana at sa ibang gawaing bahay. Mahihirapan ka na kasing kumilos kapag lumaki na ang tiyan mo. May pag-aalala lang, suggest ni Peter. Naisip ko na tama ang sinabi ng asawa ko, Papa Dudut. Noong first time kong mabuntis ay nahirapan na akong magkikilos nang malapit na akong manganak. Wala naman akong kamag-anak na pwede kong makasama, kaya solo talaga ako noon. Ang mga kapatid ko ay may kanya-kanyang pamilya at ayoko na abalahin pa sila. Ilang projects tuloy ang pinalampas ni Peter dati para mabantayan ako hanggang sa makarecover kahit papaano. Gets ko kung bakit sa pangalawa kong pagbubuntis ay gustong kumuha ni Peter ng yaya. Noong kasi ay wala pa si Ana. Sa pagkakataong yon ay may Ana na, at ayaw daw ni Peter na magpalampas ulit ng project dahil kailangan niya yon, dahil madadagdagan na kami. Naiintindihan ko siya, Papa Dudut. Alam ko na kung pwedeng siya ulit ang magbantay sa akin hanggang sa mga anak ko ay gagawin niya. Pero iba na nga lang talaga ang sitwasyon ng panahon na yon. Nagkasundo kami ni Peter na kumuha ng yaya, pero ang sabi ko, ang gusto kong yaya ay yung kilala ko. O kahit kilala ng kakilala ko. Para naman ay maging komportable ako kahit papaano sa makakasama ko. Ang naging usapan namin ay pansamantala lamang ang pagkuha namin ng yaya. Kapag kaya ko na ay full force na ako na mag-alaga ng anak namin. Hinayaan ako ng aking asawa na maghanap ng magiging kasama ko sa bahay ng ilang buwan. Ang naisip ko ay ang tita baby ko na nakatira sa malayong probinsya. Sa mga kapatid ng nanay ko, siya ang talagang kaklose ko noong bata pa ako. Tinawagan ko kagad si Tita Baby at sinabi ko na baka pwedeng lumuwa siya at samahan ako sa bahay ng ilang buwan. Naku Daisy, gusto ko sana, pero baka imbis na ikaw at ang anak mo ang alagaan ko, ayoko pang alagaan ninyo. Palaging sumasakit ang likod at tuhod ko. Hindi ko na kaya magtrabaho kahit sa bahay pa yan. Malungkot na sabi ni Tita Baby. Sayang naman tita. Malaki pa naman magpasahod si Peter plus bonus at may benefits pa. Nagbibigay pa ng 13th month pay kahit malayo pa ang December, turan ko. Eh kahit na anong suhol mo ay hindi ko talaga kaya. Kung gusto mo, magtatanong-tanong ako sa mga kakilala ko. Tatawagan kita kapag may nahanap na ako, ang sabi ni Tita Baby. Ay sige, gusto ko yan tita. Basta siguraduhin mo na mabuting tao at mapagkakatiwalaan ang ibibigay mo sa akin, ha? Paniniguro ko. Alam ka naman bigyan kita ng kriminal. Siyempre, iba background check ko, ang tugon niya sa akin. 3 araw lang ang lumipas at tumawag ulit sa akin si Tita Baby. May anak daw ang kumari niya. Dalaga at masipag sa gawaing bahay. Sanay rin na mag-alaga ng bata dahil maraming kapatid na maliliit. Ang pangalan niya ay Sherika, 22 years old, mabait daw at tahimik na bata. Mapagkakatiwalaan din, lahat ay siniguro ni Tita Baby. Nakausap ko pa sa phone si Sherika May at napansin ko sa boses niya na mabait nga talaga siya, Papa Dudut.
Nang araw na yun ay sinabi ko na si Sherika ang kukunin ko. Nagpadala kagad ako ng pamasahe sa kanya para makaluwas na siya. Pinag-usapan na rin namin ang magiging sahod niya at ang mga gagawin niya. Mag-aalaga siya kay Ana at minsan ay tutulong sa akin sa gawaing bahay. Inamin sa akin ni Sherika na wala siyang alam sa syudad, kaya sana ay sunduin ko raw siya sa terminal ng bus. Hindi rin daw siya nakakabasa at nakakasulat. Sobra ako naawa sa kanya, Papa Dudut. Sinabi ko sa aking sarili na kapag naging mabuti ang performance niya sa amin ay pag-aaraling ko siya. Dumating na ang araw ng pagsundo ko kay Sherika sa bus terminal. Ang mahirap pa nito ay walang dalang cellphone si Sherika dahil hindi ito marunong gumamit. Kinabahan na ako ng lagpas isang oras na sana ay naroon na si Sherika. Waba na ako ng kotse na karga si Ana at hinanap si Sherika, pero wala akong makitang dalagang matangkad na payat at morena na may mahabang buhok. Tinawagan ko si Tita Baby. Kahit siya ay kinabahan dahil walang alam si Sherika sa siyudad. Baka raw kung saan na ito napunta. Ang sabi ko ay huwag mag-alala dahil mag-i-stay pa ako ng ilang oras sa terminal at baka late na dumating yung bus na sinakyan ni Sherika. Dumilim na lahat ng bus na nagbabaan ng pasahero ay tinignan ko ang lahat ng bumababa, pero wala ko nakitang babae na kagaya ng description na ibinigay ni Tita Baby. Sa pagkakataon na yun ay na-realize ko ang kahalagahan ng cellphone. Kung meron sana noon si Sherika ay kanina ko pa siyang natawagan at nalaman kung nasa ang lupalop na ba siya. Muli kong tinawagan si Tita Baby at sinabi ko na wala pa rin si Sherika. Pinayuhan ko siyang huwag munang sabihin sa pamilya ni Sherika ang nangyari at baka magpanik ang mga ito. Sabi ko bukas ay babalik ako sa bus terminal at magtatanong sa mga naroon kung nakita nila si Sherika. Bumalik ako sa bahay na puno ng pangamba, Papa Dudut. Maging si Peter ay nabahala din ang sabihin ko na nawawala yata yung yaya na pinadala ni Tita Baby. Kinabukasan ay sinamahan ako ni Peter na bumalik sa bus terminal. Nagtanong-tanong kami sa mga tao na nagtatrabaho sa lugar na yon, pero wala raw silang natatandaan na may nakita silang babae na kagaya ng dinescribe ko sa kanila. Nakonsensya na ako dahil kapag may nangyaring masama kay Sherika ay ako ang masisisi. Ako kasi ang nagpalawas sa kanya. Sabi ko pa kay Peter, dapat pala ay sinundo ko na lamang si Sherika sa probinsya kahit na malayo. Hindi pa naman ako manganak at kaya ko pang bumiyahe ng malayo. Papasok na ang sasakyan namin sa gate ng subdivision na aming tinitirhan nang kawayan kami ng security guard at sumenyas ito na huminto raw kami. Sinabi ng guard sa amin na may isang babaeng naghahanap sa akin. Pinapasok na raw nito at papunta na raw sa bahay namin. Napapalakpak ako sa tuwa dahil ang una kong naisip ay si Sherika ang babaeng yon. Ibinigay ko kasi kay Tita Baby ang address ng bahay ko at malamang ay ibinigay niya yon kay Sherika. Pag-uwi namin ay nakita namin si Sherika na nakatayo sa tapat ng gate ng bahay. Kung ano ang pagkakadescribe ni Tita Baby ay ganun nga ito sa personal. Sa morena lang siya medyo nagkamali dahil mapusyaw naman pala ang kulay ng balat nito kahit papaano. Nagpakilala ang babae na si Sherika. Pinapasok na namin siya at formal kaming nagpakilala sa isa't isa. Mahiyain siya, Papa Dudut. Kimi at madalas ay nakayuko at hindi makatingin ng diretso sa amin ni Peter. Ipinakilala rin namin siya kay Ana at natuwa ako nang buhatin nito si Ana. Tuwang-tuwa si Sherika sa bata. Mukhang magiliw at totoong sanay na mag-alaga ng maliliit na bata. Humingi rin ako ng pasensya kay Sherika dahil hindi ko siya nakita sa araw na dapat ay susunduin ko siya. Ang sabi niya ay nawili siya sa mga sasakyan na nakikita. Umalis daw siya saglit sa terminal ng bus at naglakad-lakad hanggang sa naligaw na siya. Ipinakita pa niya ang papel kung saan ay nakasulat ang address ng bahay namin. Nagpahatid daw siya sa taxi kaya nakarating siya sa aming bahay. Tuwang-tuwa ako dahil safe si Sherika. Maserin ako na magkakaroon na ako ng katuwang sa pag-aalaga kay Ana at sa paggawa ng mga gawaing bahay kahit na ilang buwan lang. Sa unang araw ni Sherika sa aming bahay ay nakatutok siya kay Ana.
Umuwi si Peter ng gabi at sinabi ko sa kanya na mukhang hindi nagkamali si Tita Bibi sa pagpili ng taong magiging yaya ni Ana. Magiliw kasi talaga si Sherika sa bata, Papa Dudut. Kapag umiiyak ang anak ko ay kayang-kaya niyang patahanin kaagad. Sanay siyang magtimpla ng gatas. Hindi rin siya napapagod kahit na isang oras na yata niyang buhat si Ana. Ang sabi ni Peter, kapag nagtuloy-tuloy ang magandang gawain ni Sherika ay bibigyan niya kaagad ng increase sa sahod. Sabi ko, gusto kong pag-aralin si Sherika na sinang-ayuna ng aking asawa. Isang linggo pa ang lumipas at nanatiling mahusay si Sherika sa kanyang pagiging yaya. Ang gusto ko rin sa kanya ay meron siyang pagkukusa. Hindi ko na siya kailangang utusan. Kapag alam niya na kailangan niyang gawin ang ganito, ay ginagawa na niya. Kapag alam niya na kailangan ko ng tulong, ay agad siyang tumutulong. Sa mga araw na yon ay hindi na gaanong nakakauwi ng bahay si Peter. Tumatawag na lamang siya sa akin kapag meron siyang oras upang kumustahin kami. Perfect na sana si Sherika, Papa Dudut, bilang yaya. Pero medyo nabother ako sa pagiging sobrang mahihain niya. Simula kasi nang dumating siya sa bahay ay hindi ko natandaan na tumingin siya ng diretso sa mukha ko, lalo na sa mata ko. Nung una sabi ko baka nahihiya pa. Binigyan ko ng ilang araw pero ganun pa rin siya. Siyempre makakasama ko siya ng ilang buwan kaya gusto ko na makaklose siya kahit na papaano. Sherika, pangit ba ako? Hindi ba ako maganda? Nakakatakot ba ang mukha ko? Tanong ko kay Sherika habang kumakain kami ng almusal. Hindi po ate, maganda ka po. Bakit mo na itanong yan ate Daisy? Ang tugon niya. Kasi bakit hindi mo ko tinitignan sa face ko? Iniisip ko tuloy na mukha akong halimaw o bakulaw. Natatakot ka siguro sa mukha ko. Ang nakatawa kong tugon. Mahihiyain po kasi talaga ako ate. Hindi kasi ako sanay na makisalamuha sa ibang tao. Pasensya ka na po ate. Ang nakayuko niyang pahayag. Joke lang ha. Baka mas lalo kang mahiya dahil sa sinabi ko. Pero alam mo masipag kang bata saka maganda ka. Puri ko kay Sherika. Tinanggap ko na ganun talaga ang ugali ni Sherika, Papa Dudut. Siguro nga ay hindi na maalis sa kanya ang pagiging mahiyain. Saka hindi naman nakakaapekto sa trabaho niya ang ugali niya na yon. Kaya sabi ko ay wala akong dapat na ipangamba. Sa pagtungtong ko sa aking 7th buwan ng pagbubuntis ay doon na ako nakapansin ng mga bagay na kakaiba kay Sherika. Minsan ay nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin. Yung hindi basta tingin kundi titig talaga, Papa Dudut. Ang laki pa naman ng mata niya kaya medyo natatakot ako. Kapag napapansin niya na nakatingin rin ako sa kanya ay bigla siyang yuyuko o kaya ay aalis ng walang imik. Minsan nga habang natutulog ako isang gabi ay nalimpungatan ako. Napasigaw ako dahil may nakita akong tao na nakatayo sa gilid ng kama kung saan malapit si Ana. Akala ko ay kung sino na. Si Sherika lang pala. Ang sabi niya sa akin ay parang narinig niya na umiiyak si Ana kaya pumasok siya sa kwarto ko nang walang pasabi. Nagduda ako kung totoo ang sinabi niya. Kung umiyak kasi si Ana ay ako ang unang magigising at makakadinig. Sobrang himbing ng tulog ni Ana sa tabi ko, Papa Dudut. Napansin ko rin na parang siya na ang nanay ni Ana. Halos ayaw niyang ipabuhat sa akin ang anak ko. Isang gabi bago ang hapunan ay nasa tapat ng pinto si Sherika at karga si Ana. Sherika, akin na si Ana at pakakainin ko na siya, ang sabi ko. Kukunin ko sana si Ana sa kanya pero iniwas niya ang bata. Ako na ate, luto na ba yung pagkain ni baby? Tanong niya. Oo, kaya nga sabi ko pakakainin ko na hindi ba? Pakakainin ko ba ng hilaw yung anak ko? Joke! Ang pagbibiro kong sagot. Akala ko ay tatawa si Sherika pero ang seryoso ng tingin niya sa akin, Papa Dudut. Alam mo yung tingin ng isang napikon. Ganoon ang tingin ni Sherika kaya medyo natakot ako. Hinayaan ko na lamang siya na magpakain sa anak ko. Siguro ay attached na siya kay Ana kaya ganoon na siyang umasta. Kasabay din ng kaganapang yon sa bahay ay nabulabog ang aming subdivision.
Kinatok ng mga nanay na kapitbahay ko ang aming gate. Kinakabahan ako noong una nang malaman ko na may kasama silang dalawang tanod. Umagang umaga ay nambulabog sila sa akin. Nang tanungin ko kung bakit ay nauna nang magsalita yung isang nanay kesa sa mga tanod. Mag-ingat daw ako. Ang akala ko ay may gumagalang magnanakaw o kung sinong kriminal sa lugar namin. Yung pala ay may nakita raw silang malaking ibon sa bumong ng aming bahay noong isang gabi. Ang sabi ko ay dapat ay sinabi nila sa DNR at baka Philippine Eagle. Naku Daisy, hindi agila ang ibon na yon, kundi isang aswang. Isang tiktik. Mag-ingat ka, buntis ka pa naman. Mabango para sa mga tiktik ang buntis. Nanlalaki ang mga matang sabi ng isa kong kapitbahay. Kahit naman po sa asawa ko ay mabango ako eh. Tingnan nyo at nakadalawa na kami sa sobrang bango ko. Nagbibiro kong sabi. Seryosohin mo kami Daisy. Concerned lang kami sa iyo. Baka isang umaga ay makita ka na lang namin na nakabulagta sa talahiban at wakwak ng tiyan. Ang pananakot pa ng kapitbahay kong chismosa. Grabe sila sa wakwak ang tiyan Papa Dudut. Kunwari ay naniwala ako sa kanila at sinabi ko na mag-iingat ako. Nag-advise pa sila sa akin na maglagay ako ng asin sa bintana ng aking kwarto. Magsaboy din daw ako ng asin sa may tapat ng bahay ko. At kung kaya ko ay sa bubong na rin. Magpabila raw ako ng buntot ng pagi sa asawa ko at itabi sa pagtulog. Ang mga yun daw ang mabisang pagtaboy sa aswang o kaya ay tiktik. Lumaki man ako sa probinsya ay hindi ako naniniwala sa aswang kaya hindi ko sinunod ang mga sinabi ng aking mga kapitbahay. Sabi ko pa nga kapag malaking ibon ay aswang kaagad. Kahit may chismis na meron daw tiktik sa aming subdivision ay pinagkibit balikat ko lamang yon. Para kasi sa akin ay tatakutin ko lang ang sarili ko kung maniniwala ako. Inisa-isa ng mga tanod at mga chismosa ang lahat ng buntis sa aming lugar para bigyan ng babala. Maging ang mga bata ay hindi na pinalabas kapag madilim na. Parang sunog na kumalat ng mabilis ang kwento tungkol sa tiktik. Marami ang natakot lalo na yung mga umuwi ng gabi o madaling araw. Nag-start na rin kumalat ang mga kwento na hindi ka panipaniwala. May natagpuan daw na bata sa talahiba na walang lamang loob. Wala namang makapagpakita ng litrato o pinangyarihan ng krimen. Kahit pulis nga ay wala akong nakitang nagpunta sa talahibang parte ng subdivision. Mas lalo tuloy akong napailing sa husay na gumawa ng kwento ng mga tao. Inopen ko kay Sherika ang kumakalat na chismis at kahit siya ay tinawanan lamang yon. Siya na mismo ang nagsabi na kahit simula bata ay nasa probinsya na siya ay hindi pa siya nakakita ng aswang. May mga ganong kwento rin daw sa lugar nila pero lahat ay walang matibay na patunay. Pero salita lang daw mula sa mga taong ang trip sa buhay ay gumawa ng kwento para katakutan ng marami. Sabi pa ni Sherika, huwag daw ako mag-alala kung sakaling totoo nga yung tiktik dahil naroon naman daw siya. Handa raw siyang ipagtanggol ako sa tiktik kung umatake yon. O hindi ba feeling superhero siya Papa Dudut? Hindi ko seryoso ang mga babala ng aking kalugar dahil sa hindi ako naniniwala sa kanila. Mapayapa pa rin akong nakakatulog sa gabi siguro kung naniwala ako sa kanila ay hindi ako makakatulog sa sobrang pagkapraning na baka may makita kong dilang lumalawit mula sa bubong para kunin ang baby sa aking tiyan. Dasal lang sa itaas ay sapat na sa akin para makampante ako na walang masamang mangyayari sa akin habang ako ay natutulog. Nang minsang umuwi si Peter sa bahay ay kinuwento ko sa kanya ang kumakalat na balita sa lugar namin tungkol sa tiktik. Mag-iingat kayo ni Sherika, asawa ko, lalo na ikaw. Buntis ka pa naman. Alam mo ba na gusto ng mga tiktik ang buntis dahil sa baby na nasa tiyan nila? Ang tura ni Peter after kong magkwento. Natawa ako sa mga sinabi ng aking asawa. Hindi ko inaasahan na sa aming dalawa ay siya pa ang naniniwala sa ganon. Laking syudad kasi siya at ako ay sa probinsya. Asawa ko, chismis lang yon at hindi totoo. Ang totoong aswang ay yung mga chismosa na walang ginawa kundi ang gumawa ng kwento para matakot ang mga tao. Ang sabi ko pa sa kanya.
Walang masama kung maniniwala tayo. Kahit nga yung guard eh, pagpasok ko ay sinabing may nagpunta na reporter dito para mag-interview tungkol sa tiktik, sambit pa ni Peter. Hindi na ako nagsalita pa at ayoko makipagtalo sa aking asawa. Baka pagmulan pa yon ng aming pag-aaway. Ang pangit naman na dahil sa magkaiba kami ng paniniwala kung totoo o hindi ang aswang ay mag-aaway kami, hindi ba? Para hindi ako masyadong maapektuhan ng mga kwento-kwento sa labas ay hindi na ako tumatambay sa labas kapag alam kong naguumpo ka ng mga chismosa sa labas. Yun nga lang dahil sa palagi akong nasa loob ng bahay ay mas napupun ako ang mga kakaibang kilos ng aming yaya na si Sherika. Isang gabi habang nasa ibaba ako at nanonood ng favorite kong soap opera ay nagulat ako at kinabahan nang marinig ko ang malakas na pag-iyak ni Ana sa itaas ng aking kwarto. Ang naisip ko ay baka nahulog siya sa kama pero imposible dahil kasama ng anak ko roon si Sherika. Pinapatulog na niya kasi si Ana. Kahit nasa magandang eksena na ang aking pinapanood ay tumakbo ako papunta sa kwarto at nakita ko si Sherika na buhat si Ana. Inihihili niya ang aking anak at pilit na pinapahinto sa pag-iyak. Nag-alala akong kinuha si Ana sa kanyang yaya. Grabe kasi yung iyak ng anak ko. Iyak na parang nasaktan siya ng sobra. Tinanong ko si Sherika kung bakit umiiyak si Ana. Natatakot niyang sinabi sa akin na naglalaro sila ni Ana tapos ay bigla raw siyang nanggigil. Hindi niya raw sinasadyang nakagat si Ana sa kaliwang binti. Doon ko tinignan ang binti ng anak ko at napaiyak ako dahil sa lalim ng kagat ni Sherika. Hindi dumugo pero kita ko mula sa marka ng ngipin na sobrang diin ng pagkakagat ni Sherika doon. Ate, sorry. Nakakagigil kasi si Ana. Hindi ko na po uulitin. Iyang-hiya na paghingi ng tawad ni Sherika. Please Sherika, huwag mo nang uulitin ha. Alam mo na na manipis ang balat ng baby. Buti hindi bumango ng ngipin mo. Patuloy ako sa pagluha dahil sa awa sa aking anak. Hindi ko mapagalitan ng husto si Sherika dahil iniisip ko na hindi niya sinasadya. Out of gigil kaya niya kinagat si Ana. Pinagpahinga ko muna si Sherika dahil medyo natakot ako sa ginawa niya sa anak ko. Ako na ang tumabi kay Ana para magpatulog. Bago ko patulugin si Ana ay kinausap ko siya. Nakaisang taon na siya kaya kahit papaano ay nakapagsasalita na. Sa pabulol-bulol na pagsasalita ay sinabi ni Ana sa akin na kinagat nga raw siya ni Sherika. Namuestra pa siya na para siyang halimaw o aswang. Basta pinatapag ni Ana ang mukha na para siyang halimaw na mananakmal ng tao. Ang naisip ko ay baka naglalaro ng aswang-aswangan ng dalawa. Simula ng insidente na kinagat ni Sherika si Ana ay mas naging mapagmatsyag ako sa kanya lalo na kapag inaalagaan at binabantayan niya si Ana. Sinisiguro ko na hindi na maulit ang ginawang yon ni Sherika at baka hindi ko na gustuhin ang magiging aksyon ko. Baka bigla akong makapagsalita ng hindi maganda at pabalikin ko na lamang siya sa kanilang probinsya. Hindi pa rin pala natapos ang isyo ng tiktik sa aming subdivision, Papa Dudut. Lumala na nang lumala ang mga kwentong kumakalat. May isang buntis daw na muntik nang mabiktima. Nakita raw ng buntis na nakasilip sa bintana yung tiktik na namumula ang mga mata. Sabi ko ay baka adik yon at hindi tiktik. May narinig din ako na isang bata raw ang hinabol ng tiktik. Kung todo kwento pa yung bata na malaking ibon ang humabol sa kanya. Buti raw at may nakakita sa bata at sandaling pinatuloy sa bahay hanggang sa nawala na yung tiktik. Nagdaka ko kung bakit sa syudad boom na boom ang ganong kwento. Tapos patuloy pang pinapaniwalaan kahit na walang sapat na ebidensya. Isang gabi habang tulog ako ay may narinig akong may bumagsak sa bubong ng bahay. Feeling ko ay may bumato pero nagdaka ako nang nasundan nyo ng kaluskos at tunog na parang kinakahig ng isang manok ang bubong ng aking bahay. Iniisip ko na mga pusang naglalambingan kaya hindi ko pinansin. Nang magpatuloy ang pagkahiga ay sinagawang ko na ang mga pusa. Tumigil naman sila pero lumipat ang pagkahig sa bintana ng aking kwarto.
Doon ako kinabahan dahil imposible na lumipat ang mga pusa sa may labas ng aking bintana. Wala naman silang lahing Spider-Man. Hindi ako makagalaw habang nakatingin sa bintana, Papa Dudut. Nanlamig ang talampakan ko at nagulat ako ng isang malakas na hampa sa bintana ang nangyari. Para bang may gustong pumasok tapos eh nagalit siya kasi hindi niya mabuksan yung bintana. Takot na takot ako, Papa Dudut. Naisip ko na baka merong akyat bahay. Buti sana kung ako lang ang naroon eh may kasama akong baby. Nakiramdam ako at tumigil ang ingay mula sa bintana makalipas ang ilang minuto. Naghintay pa ako ng matagal bago ako nag-decide na muaba ng kama at lumipat sa bintana at dala ang isang baseball bat. Meron kasi yon sa ilalim ng kama in case of emergency. Binuksan ko ang bintana ng maliit at sumilip. Talagang napasigaw ako sa takot nang may makita akong pulang mga mata na nakasilip din sa awang ng bintana. Biglang lumayo ang nagmamay-ari ng mga pulang mata. Hindi ako maaaring magkamali sa mga nakita ko. Lumipad siya na parang isang napakalaking ibon. Isanarado ko ang bintana at napatakbo sa kama. Niyakap ko si Ana na nagising sa aking pagsigaw. Paulit-ulit akong nagdasal. Panay din ang tawag ko kay Sherika pero hindi siya dumating. Siguro ay mahimbing ang tulog. Ang ginawa ko ay tinawagan ko si Peter kahit sobrang late na. Napauwi tuloy ang asawa ko nang wala sa oras sa sobrang pag-aalala niya sa amin. Binulabog niya mga tanod at nireport ang nangyari sa bahay. Ang sabi nila ay baka raw tik-tik ang nakita ko. Gusto ko sanang salungatin ang sinabi nila pero paano ko ipapaliwanag na hindi tik-tik ang nakita ko sa bintana ng gabing yon? Meron bang adik na may pulang mata tapos ay lumilipad? Walang ganon. Pinabantayan ni Kapitan sa dalawang tanod ng aming bahay ng ilang araw at nang hindi na bumalik ang tik-tik at kung anumang nilalang yon ay huminto na rin sila sa pagbabantay. Nasanay na rin ako na mag-lock ng mga pinto at bintana ng maaga. Kung noon, Papa Dudut, ay hindi ako naniniwala sa power of asin na sinasabi ng aking mga kapitbahay ay bigla akong naniwala. Naglagay na ako ng asin sa bintana ng aking kwarto at bago ako mag-lock ng pinto ay nagsasaboy ako ng asin sa labas. Ibinili na rin ako ni Peter ng buntot ng pagi. Not just one but two buntot ng pagi. Hindi nagustuhan ni Sherika ang ginawa kong yon. Parang iritang-irita siya pero hindi niya masabi sa akin ang diretso. Ate, akala ko ba hindi ka naniniwala sa tik-tik? Bakit nagsasaboy ka ng asin ngayon? Ang tanong ni Sherika. Sa nakita ko sa bintana noon ay naniniwala na ako. Nakakatakot ang pula ng mata niya tapos lumilipad pa. Kinilabutan ako nang maalala ko ang itsura ng nakita ko dati sa may bintana. Naku ate, baka namamalik mata ka lang. Sabi mo nga eh bagong gising ka. Kapag ganun, kung ano-anong nakikita natin, hindi ba? Turan pa niya. Hayaan mo na. Walang mawawala kung maniniwala tayo. Saka si Kuya Peter mo na nagsabi nito kaya sundin na lang natin. Git ko pa. Kahit kailan ay hindi ako sinamahan ni Sherika sa pagsasaboy ng asin. Ayaw niya talaga yung gawin at iginalang ko ang paniniwala niya. Kung hindi siya naniniwala sa tik-tik ay walang problema sa akin. Sa ikawalong buwan ng aking pagbubuntis ay mas naging weird si Sherika. Madalas ay nahuhuli ko siyang pumapasok sa kwarto ko kapag tulog ako. Palagi kasi akong inaantok kapag tanghali hanggang hapon. Kaya tulog ako kapag ganong oras. Minsan maalimpungatan ako na nakatanghod siya sa akin. Kapag tinatanong ko kung bakit siya nasa kwarto ko ay ngingiti lamang siya na parang nakakaloko at lalabas ng walang imik. Kapag may chance ay bigla na lang din na tatabi si Sherika sa akin at hihimasin ang tiyan ko. Nung una ay hinahayaan ko siya at baka natutuwa lamang. Pinapakinggan din niya ang paggalaw at pagsipa ng baby sa aking tiyan. Pagkatapos ay ngingiti siya ng malaki. Sasabihin pa niya na naaamoy niya yung baby ko. Malapit na raw lumabas. Siguro daw ay sobrang taba ng baby ko, Papa Dudut. Bilog na bilog daw kasi ang tiyan ko. Ang laki raw at parang ang sarap paputukin na parang lobo. Tapos kapag sinasabi niya yon sa akin ay nanlalaki lalo ang mata niya. Iniisip ko palagi na nagbibiru lang si Sherika. Sabi ko sa akin sarili na dapat ay matuwa ko dahil nagbibiru na si Sherika sa akin.
Ibig sabihin ay komportable na siya sa akin kahit papaano, kaya hinayaan ko na lamang siya sa mga ginagawa niyang yon sa akin. Baka natutuwa lang talaga yung bata sa tiyan ko kasi para talaga akong lumunok ng malaking pakwan. May araw na naisipan kong pumasok sa kwarto ni Sherika nang hindi ko alam. Curious lamang ako sa itsura ng kwarto niya dahil simula nang dumating siya ay hindi ko yon napasok. Sakto na naliligo siya sa ibaba kaya nakapasok ako nang hindi niya alam. Tinignan ko ang mga damit niya at kakaunti lang, inangat ko ang kama at may nakita akong mga tuyong dahon at maliliit na sanga na hindi ko alam kung para saan. Meron din pala siyang isang bote ng langis na may nakababad na kahoy at lubid. Ang akala ko ay hindi malalaman ni Sherika na pumasok ako sa kwarto niya, pero isang araw ay bigla niyang sinabi sa akin na sa susunod daw kapag papasok ako sa kwarto niya ay magsabi ako sa kanya. Napamanga ako kasi 2 days after kong pumasok sa kwarto niya yon, sinabi sa akin. Napa-okay na lamang ako sa aking pagkagulat. Isang araw ay nag-alala ako kay Sherika. Nagising kasi siya na sobrang init. Ang taas ng lagdat niya at nagduduwal siya. Bukod sa nag-alala ako sa kanya ay nag-aalala rin ako para sa sarili ko at kay Ana. Baka kasi kung ano na ang nangyayari sa kanya at baka mahawa kami. Paranoid na akong paranoid, pero syempre nanay ako at ayokong magsisi sa huli kapag si Ana o ako naman ang nagkasakit. Nag-offer ako kay Ana na dalhin siya sa ospital pero ayaw niya. Hindi ko siya napilit kaya ang sabi ko ay huwag na muna siyang kumilos. Magpahinga na lamang siya sa kwarto niya. Binigyan ko siya ng gamot at pinagluto ng sopas para sa hapunan niya. Gusto mo ba na subuan kita? Kaya mo bang kumain mag-isa? Ang nag-aalala kong tanong. Kaya ko ate, kung pwede ay iwanan mo na ako. Aniya na nanghihina ang boses. Ayaw ko sanang iwanan siya Papa Dudut, kahit sinabi niyang okay siya ay hindi ko makita na okay siya. Pawis na pawis ang mukha at pagod na pagod. Ang nakakatakot pa ay dumuduwal siya na para siyang uwak, tapos ay puro malapot na laway ang lumalabas sa bibig niya. The next morning, pagpasok ko sa kwarto niya ay wala siya. Hindi rin nagalaw ang sopas at gamot na dinala ko noong isang gabi. Nakabukas pa ang bintana, nag-alala ako dahil baka kung saan nagpunta si Sherika. Hindi siya lumalabas ng bahay kaya alam kong hindi niya kabisado ang subdivision. Baka naligaw na siya o kung saan na napunta. Tatawag na sana ako sa guard kung may nakakita kay Sherika. Dahil hindi kilala ng guard si Sherika ay dinescribe ko na lamang sa kanya. Wala raw siyang napansin na babaeng dumaan o lumabas ng gate. Ipapacheck niya raw sa CCTV at baka hindi niya lang nakita. Nang araw ding yon ay pumutok ang isang balita na may nakita raw na bangkay ng babae sa talahiban. Sa pangamba ko na baka si Sherika yon ay pumunta ko. Dahil walang magbabantay kay Ana ay binitbit ko siya. Kahit paano ay nakahinga ko ng maluwag nang makumpirma kong hindi yon ang yaya ng aking anak. Kalunos-lunos ang nangyari sa bangkay Papa Dudut. Parang galit na galit yung may gawa dahil labas ang lamang loob nito at maraming kalmot ng katawan. Narinig ko sa mga pulis na baka nanlaban ng biktima sa responsable sa krimen kaya maraming kalmot. Tinakpan ko na lamang ang mata ni Ana nang sumilip ako dahil ayokong makakita ng ganong senaryo ang anak ko. Lalo na at bata pa lamang siya. Ganun pa man ay umuwi ako sa bahay na malungkot dahil wala pa rin si Sherika. Sobrang imposible na naglaya siya dahil masama ang pakiramdam niya. Kung lumayas naman siya ay bakit niya yon gagawin? Hindi ko natandaan na naging malupit ako sa kanya Papa Dudut. Naging palaisipan tuloy sa akin ang ginawa ni Sherika. Sinabi ko kaagad yon kay Peter at ang sabi niya ay palipasin ko muna ang 24 oras. Kapag daw hindi pa rin bumalik si Sherika sa loob ng 24 oras ay saka akong mag-report sa pulis na nawawala ang aming yaya. Yun na yata ang pinakamahabang 24 oras sa buong buhay ko. Panay ang dasal ko na sana ay okay lang si Sherika at sana ay bigla na lamang siyang bumulaga sa bahay. Ngunit hindi yun nangyari kaya kinailangan na naming mag-report sa pulis. Natakot ako na sabihin kay Tita Baby na nawala si Sherika. Ang nasa utak ko kasi ay makikita rin naman siya kaya hindi ko na kailangang ipaalam sa kanya. Natakot din ako kasi
na masisi ng pamilya ni Sherika dahil nasa poder ko ito nang nawala. After 3 days simula nang mawala si Sherika ay sakalang ako nagkaroon ng lakas ng loob para sabihin kay Tita Baby ang katotohanan. Akala ko ay si Tita Baby ang magugulat pero hindi pala kundi ako. Grabe ang gulat ko nang sabihin ni Tita Baby na wala raw akong dapat na ipag-alala dahil nakauwi na si Sherika sa pamilya nito. Ang nakakawindang pa ang sabi ni Tita Baby ay matagal na raw na nakauwi si Sherika. Sa pagkakalam daw niya ay lagpas na 1 week na. 3 days pa lang naman na nawawala si Sherika. Ang kwento raw ni Sherika ay nagpalaboy-laboy ito sa syudad hanggang sa may nagmagandang loob na ihatid ito pauwi matapos ang ilang buwan nitong tumira sa lansangan. May nambudol daw kay Sherika na isang babae. Parang sinabi ni Sherika na hindi kami nagkita at hindi siya naging yaya ng aking anak. Lumalabas tuloy na ako ang masama. Wala akong ideya kung bakit ganon ang naging kwento ni Sherika sa pamilya niya, Papa Dudut. Naisip ko rin na baka hindi si Sherika ang yaya na dumating sa bahay at ibang tao yon na nagpanggap na siya. Pwede rin na ang tik-tik na umaatake sa aming subdivision ay ang taong pinatuloy ko sa aking bahay kasi simula nang mawala siya sa bahay ay namatay na rin ang kwento tungkol sa tik-tik. Ang mga yon ay nasa utak ko lamang at hindi ako sure kung totoo dahil hindi ko naman nakausap si Sherika. Nagpadala na lamang ako ng tulong sa pamilya niya. Pero kapag naiisip ko yung mga moment na inalagaan ng yaya na yon ang anak ko at inihimas niya ang tiyan ko, ay hindi ko maiwasang kilabutan, Papa Dudut. Lalo na kapag naiisip ko na baka hindi yon si Sherika at isa yung tik-tik. Safe naman ang naging delivery ng second baby namin ni Peter. Pinilit ko na lamang ang nanay ko na samahan ako sa bahay kahit medyo matanda na siya. Kinapalan ko na ang mukha ko na abalahin siya. Tapos nag-stop muna si Peter sa pagtanggap ng projects para personal niya akong maalagaan after kong manganak. Hindi na kasi siya nagtitiwala sa pagpapaalaga sa akin at kay Ana sa ibang tao. Kahit siya ay natakot sa teorya na baka hindi si Sherika ang yaya na nakasama namin noon. Hindi bali na raw na walang kita basta ligtas ako at ang dalawa naming anak. Hindi na nagkaroon ng kasagutan ang mga tanong ko, Papa Dudut. Kinalimutan ko na rin kasi yon at nagpasalamat na lamang sa Diyos na walang masamang nangyari sa aming pamilya habang kasama ang yaya na yon. Ganun pa man ay nakakatakot pa rin sa tuwing iniisip ko at binabalikan kagaya na lamang ngayon na sinusulat ko pa ang kwentong yon para ipadala sa programa mo sa YouTube. Lubos na gumagalang, Daisy. Sa panahon ngayon ay sadyang mahirap magtiwala sa isang estranghero lalo na kung ito ay patutuloyin natin sa ating tahanan. Lalo na kung ang buhay ng mga mahal natin sa buhay ang hahawakan ng taong ito. Higit na kung ipagkakatiwala natin sa bagong kakilala ang isang sanggol o bata na walang kakayanan na ipagtanggol ang kanyang sarili. Hindi po masama na mas maging mahigpit tayo na mag-usisa sa pagkatao at kredibilidad ng taong pagbibigyan natin ang ating tiwala kesa magsisi tayo sa bandang huli. Dahil sa panahon natin ngayon, maaaring sa likod ng maamo na mukha ng isang tao ay nakatago ang isang halimaw na nag-aabang ng magandang tiyempo upang tayo ay sakmalin. Hanggang sa muli mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe kung nagustuhan po ninyo ang storyang ito. Hanapin din po ang Papa Dudut Vlogs. Yan po ang inyong itatype sa inyong mga YouTube, ang Papa Dudut Vlogs. Maraming maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories.
kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.